Naindasan kayo rin ay sumusuporta at even si Vice President Sara Duterte Carpio ay sinusulong din yung pagpapanumbalik yung ROTC Senator Bato de la Rosa para kumbaga lahat ng mga eligible na mga kabataan ay kumbaga maging handa para in case yung sabi mo na talagang push to the wall na tayo, no other recourse but to wag naman sana mangyari but to get to be in war mas kumbaga may kakayahan ang ating sanatang lakas na lumaban idepensa yung ating soberenya ang ating teritoryo Senator Bato de la Rosa sir. Kailangan talaga natin Raymond. Kailangan natin yung maging handa. Kailangan talaga natin kasi pag right now yung status natin kapag tayo ay magkakaroon ng foreign aggression dito sa ating teritoryo, pag ma-engage ang ating regular forces ng ating military, wala na tayong matatap na reserves dahil wala tayong natitrain na mga ROTC because napakahabang panahon na wala ng ROTC na ginagawa sa ating bansa. Kaya kailangan natin ibalik yon para at any given time, we have a standing reserve na standby reserve that can be mobilized at any given time pag kinakailangan. So kailangan talaga ibalik natin ang ROTC. Hindi pwede yung kagaya ng mga militante diyan na magaling lang mangkuan, magaling lang mga agitate ng tao no para magali sa gobyerno. Yung West Philippine Sea atin yan, hindi natin ibigay. Pero pagdating sa ROTC, no to ROTC, ayaw na may mag-ROTC. Ano akala nyo sa gusto nyo makipag-ira sa China? Tapos ayaw nyo mag-ROTC. Ano akala nyo sa ROTC? TikTok lang ay itong gira, TikTok lang. Or walang keyboard lang. Hindi po pwede yun. You have to train yourself. Yourselves to be prepared for possible war.